Gusto po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang First Things First. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa Banal na Misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng Banal na Kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit. Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Lunes na kasunod ng kapista ng Pentecostes ay itinalaga ng pag-alaala kay Maria bilang ina ng simbahan. Si Maria ay ina ni Jesus. Nandun siya sa simula ng buhay ni Jesus. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Kaya si Maria rin ay ina ng simbahan. Nandun din si Maria sa simula ng simbahan. Nandun siya sa tabi ni Jesus noong ibinuhos niya ang kahuli-huliang patak ng kanyang dugo sa krus. At nandun din siya kasama ng mga alagad pag-akyat ni Jesus sa langit. Naging masakit sa mga alagad ang pag-alis ni Jesus noong siya'y mamatay. At naging masakit din sa mga alagad ang pag-alis ni Jesus nang siya'y pumunta sa langit. Talagang naulila sila. Siguro maaari nating i-imagine ang paglalakad ng mga alagad mula sa bundok ng Olibo papasok sa Jerusalem nung nawala na sa paningin nila si Jesus. Dahan-dahan ang kanilang paglalakad at malungkot. Kasama nila si Mama Mary. Malungkot din siya, pero ang kanyang pagiging ina ay nabaling na sa mga alagad. Ipinagkatiwala ni Jesus sa kanya ang mga alagad bago siya mamatay sa krus. Bilang ina ng mga alagad, siya ay nagbibigay ng aliw at sigla sa mga nalulumbay na naulila ng mga alagad. Silang lahat ay bumalik sa upper room at doon nagdarasal. Binigay uli ang mga pangalan ng mga apostles. Isa-isa silang binanggit. Ang maliit na community ay binubuo ng mga apostle, ng mga babae na sumasama sa kanila mula pa sa Galilea, ni Mama Mary, at ng ilang kamag-anak ni Jesus. Mothers are always there at the beginning. Kaya si Maria ay nandoon sa simula ng buhay ni Jesus at ganun din sa simula ng buhay ng simbahan. Nandun din siya pagbaba ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Pero kung sa bagay, si Maria ay puspos na ng Espiritu Santo kasi pinaglihi niya ang anak ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Sa panahon ng kagipitan, palagay nating tinatawagan ang ating ina. Dahil si Maria ay ina ng simbahan, sa anumang kagipitan na nararanasan ng simbahan ngayon, tumawag tayo sa mahal na ina. Kasi hindi lang tayo tumatawag kay Maria sa ating personal na pangangailangan. Ganun din sa pangailangan ng simbahan. Sa ating panahon, nararanasan natin ang maraming pagsubok sa simbahan. Nararanasan natin ang mga kahinaan at iskandalo sa simbahan at ang maraming kumokontra dito. Tumawag tayo kay Mama Mary. Siya ay ina ng simbahan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.